guys. Ayan, blessed afternoon mga kabagang, magandang hapon. So, nandito po tayo sa bahay ngayon. Pagkakataon ito, meron po akong ipapakita sa inyo na gagawin po natin. Kasi meron po nakapagsabi sa akin na meron na raw po yung mga matambaka. Oh my God! Wow! So, sa spot may mga matambaka na. So, kailangan na nating manghuli, siyempre. So, hindi nyo na po may tatanong, way back 5 to 6 years ago, isa po ako sa gumamit nitong keychain. Kinasaludohan kita. Hey! Itong keychain na po. And then, very effective po, sobra. Paano masabi? Ngayon po, konting trivia lang po. Yung dati po kasi yung mga kabayan natin, sa pagbabangus po, ang gamit lang po nila is itong hook. Ano ka na sisira, ulo? So, ang ginagawa lang po nila, ihahagis lang po, malaking hook, and then hihintayin lang po nilang dumaan yung bangos, and then pagdaan yung bangos, tik, pipitikin lang po, yun, sabit. Bola lang yan. So, that time po, yung nagpunta po ako sa lamer ng time na yun, meron po ako nakita na kabayan na namimingwit. Yung mga kabayan, malulupit. So that time siguro nga nagbabangos din siya. So in-apply niya yung ano, yung way, yung procedure ng pagbabangos using treble hook. Kasi ang dami. So ngayon ginawa niya, nung in-apply niya, pinanonood ko, hindi pa niya napipitik, naglalayuan na. May ilap. Ngayon, hindi siya nakakahuli. So, ganun po man. Pinanonood ko siya. Ang ginawa siya, nagkaroon siya ng idea, nalagyan ng floater. At that time, wala naman siyang dalang floater. So, nakakita ngayon siya ng parang, alam niyo po yung mineral water, di ba? Yung mineral water, meron takip, yung kulay blue. That time po, ito kunyari, ito po yung mineral water. So, ginawa niya, yung mineral water, binutasan niya, nilagyan po niya ng tali, ganito ang naging posisyon. Mineral water dito yung takip, and then ito po sa ilalim. So ngayon po, ang expected lang po niya, para lang po nakalutang, parang ganun. So nung hinagis po niya, pinanonood ko, aba, nagulat po kami, kasi naglapitan yung mga isda. What? Naglapitan, di ko alam bakit, siguro sa kulay. So medyo, ano pa rin, questionable. So, and then, ginugil ko din po yun, kung bakit ko nakakita po ba yung mga isda. Opo, nakakita po sila. Lalo na sa mga kulay. Nagkakaroon po sila, na-attack po sila sa mga kulay. Kaya po, kaya po sila lumalapit. Ganun, dahil nga dun sa kulay. Kaya nakakauli siya. Ngayon, yung isang kabayan naman po, using blue yun ha. Yung isang kabayan, nakita niya, wala siya makitang blue. May nakita naman siyang takip. Hindi ko alam kung orange juice ba yun, yung basta yung mga orange juice na bote. Kaso kulay dilaw. So ngayon, ang sabi niya, dilaw. Pinanonood ko lang siya, sinubukan niya. Same procedure. Dilaw, tas tali, tas hook. Sinubukan niya. Pagbato niya, aba, lumapit din. At kumumpul din. Nakakahuli rin siya. Ibang klase. So ngayon, nagkaroon ako idea. Sabi ko, kumakagat sa blue, kumakagat sa dilaw. So bakit hindi ko pagsamahin para mas solid, di ba? So, nagkaroon ng idea, kapag sasamahin ko, kuha ko ng kulay blue sa kulay yellow. At that time, meron akong dalang susi. Eh, yung susi na yun, kung maaalala nyo po, pag tayo po nagpapaduplicate ng susi, di ba may kasama pong ganito, yung plastic na ganito? Yun. So ngayon, nagka-idea ko, sabi ko, baka mayroong kulay blue sa kulay yellow.
na ganito. So nagpunta ako sa diyan sa duplicate na susi, nagtanong ako, meron. So bumili ako ng blue sa yellow. Ginawa ko ngayon, pinagsama ko, nilagyan ko ng hook na ganyan. Sinubukan ko, bah, very effective. So ngayon po guys, samahan niyo po ako, tuturo ko po sa inyo, and then kung ano yung mga materials na dapat niyo pong i-prepare para dun po sa kitchen. So yun po, so ngayon po, ang kailangan niyo lang po is dalawang, ito, kitchen holder. Holder ba ito o something, ayaw, plastic, basta ganun. Blue and yellow. Sa akin, ito ah. So ang yellow nasa ilalim, blue nasa taas, ganun ang ginagawa ko. And then, treble hook. Mas malaki, mas maganda po, para mas walang kawala. And then po, snap. Ito po yung pinaka dun sa dulo, para at least, ito po ikakabit natin dun sa ating rod. Para kung gusto natin tanggalin, hindi tanggal, pwede natin itabi. Diba? And, tali po, mono. Hindi na po natin kailangan ng fluorocarbon. Ordinary mono, okay na po yun. So yun po guys, samahan nyo po ako. Ngayon po, papaliwanag ko po sa inyo, step by step, po, paano ko po gagawin to. And then, bukas po. Classroom may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Hopefully, sana meron po. Subukan po natin kung effective po sila. Kung effective po itong ginawa natin. Bukas, samahan nyo rin po ako bukas. Kasundan na po natin. At syempre, cut po kayo ng mono. Kailangan yung mapagdikit to eh. Kayo ng mono. Maski abangan nyo na. Di bali okay ma-short eh. Mamaya lang kayo magputol. Yun. Yan. Cut na po. Ngayon, una natin gagawin. Pagdidikitin natin to. It's either yellow or blue. Yan lang yung buhay yan. Ako, usually, nalagay ko yellow. So, ito po. Siyempre, susuot natin dito sa butas. May butas po kasi yan eh. Suot natin sa butas. Yan sa likod, suot din po natin dito. Para lang sila mag ang ano natin to, mag mapagdikit. So, yan, parang may protection sa ilalim, andyan, nakadiretso. So, ito, syempre, pull lang po natin. Iikot din po natin para mag-lock. Suot natin sa butas. Mahirap na lang malabo mata. Yan. Yan. So, mga tatlo, pwede. Tatlong ikot. Yan. Galing, walang malabo mata. Yan, tatlong ikot. So yan, di ba? Parang mayroong tatlong wire. Tatlong ano na siya. Yan. So itahi lang po natin yan para nakalock. Para mag-lock siya. Maski ano, pwede naman po kung anong trip nyo, pwede. Kung anong tingin nyo matibay. Yan. So yun, lock na po siya, di ba? So ito, dito na po sa taas yan. So ito naman, ito po, ganun din. So ikot natin, tatlo rin. Pwedeng dalawa lang, okay na rin, dalawa. Tatloin na natin, para pantay siya, baka magselo siya. Yan. Tapos, ganyan din po. Tatlo rin. Siya pa po. Same nung ginawa nyo po. Doon sa una. Pantay-pantay na lang po yan. Yan. Tapos, pasok nyo po dito. Diba? Nakatatlong loop na po yan. Pasok nyo dyan. Parang buhol lang. Lock lang. Yan po. Hilahin nyo na po. Yan. So, yan na po. Nakalock na po yan. Ngayon, kakabit po natin itong blue. Yan, same procedure. Ganyan lang po. Ikot natin yan. Pwede pong ganyan. Pag pwede rin pong ganyan na tie-in na rin po. Pwede rin po ng ganito. Pwede rin ganyan. Antayin nyo rin po. Same procedure. Para magdikit lang po siya.
Ayaw po kung ano itong style nyo. Saan ang importante ng tiket? Tulusin lang mabuo natin. Ayan. Maganda. Ayan. Then, dito naman po. Ayan. Ayan. Ha? Ganyan lang po yun. Tapos ikot nyo. Ayan po dito para nakalak. Kung ano yung ginawa nyo sa dilaw. Tatlong ikot, tatlong pasok. Maksa yung dalawa, pwede na rin naman yung dalawa. Ayun, lock na po yan. So yan, meron na po kayong keychain. Diba? Yan, ayusin na lang po para pantay siya. Pero okay lang po yan. Yan. So dito po, sa kataas, gagamit po tayo na, hindi, sa baba, sabi ko nga po dilaw. Sa akin, dilaw ang inuuna ko. So siguro mga ano lang, mga isang dangkal lang po. Ganun lang kahaba. Huwag masyadong mahaba, huwag masyadong maisip. Diyan po. Hindi natin po. Ganun din po, ganyan natin. Tapos para mas maganda po siya, mas lock na lock. Try niyo po. Kalimutan ko yung tawag dito sa nut na to. Effective po ito. Bubuli niyo lang po. Ayan, square nut lang. Ito sa ibabaw. Ayan, pasok sa ibabaw, hila. Tapos, di ba, since nasa ibabaw siya, sa ilalim naman ho, ganyan. Banig lang, banig. Ibabaw, ilalim, yun. Tapos hila ulit. Then ibabaw. Then hila ulit. Then ilalim. Hila ulit. So, ganyan po mangyari, guys. Okay. Pwede niyong damihan, guys. Ayan, parang natirintas lang. Maganda, di ba? Pwede pong damihan po yan. Basta ganun, ilalim, ibabaw. Salitan lang po. Yan. Yan. Ngayon, putuli nyo na po ito. Masyadong mahaba. Yan. So, ito na po yung pangbaba nyo. Yan. Ganyan ang magiging forma po nyan. Yan. Ngayon, sa taas, hindi, gamit po kayo ng swivel. Para yung sa rod nyo po, may snap, at least ito natatanggal-tanggal. Mabilis na lang. Isa. Actually, mga nakakalimutan pala yung mga pangalan itong mga nut na to. Ang tawag eh. Pero mga ginagamit ko. Tapos pasok po to. Then, batak po. Yun guys. Ayan siya. Pusulin natin lang. Yan. Yan lang po kadali. Yan na po yung finished product. Jaran! Yan na po yan. Ganyan lang po. Ito lulubog lang po dun. Hihintayin nyo lang po magpuntahan yung mga isda. Magpupuntahan yan dahil sa kulay. And then pag makapal na po dyan, pipitikin nyo lang po. Sabit sa katawan. Bukas po masusubukan po natin to. Guys, subukan po natin bukas. Papakita ko po sa inyo kung paano. Sana meron po. So, yun. Samahan niyo po ako, guys. Sana may natutunan kayo. At sana maging effective to bukas. Yan po yung keychain. Yan. Kung may mas malaking hook po kayo, mas okay. Mas maganda. Yan po. Yan. Sige po, guys. Bye. See you tomorrow. Day 2. Yun. Good morning, mga tax. So, andito tayo sa spot. Susubok po tayo ng ginawa nating matambaka na keychain. Tingnan natin kung effective ba siya. Tumahan niyo po ako, guys.
ito. Yan guys, very effective pa rin. Oh my God! Wow! Yan lang ang ilaro dito. Hindi naman siya agad, laking hook. Maganda, medyo low tide nga. Maganda yung mga champuan mo, high tide. Guys, ang yan po yung power ng keychain. So, na-attract sila sa kulay. And then, kabitan po ng malaking kisulok. Laki na. Good size. Pitik lang, ganyan lang. A few moments later. So yun guys, siguro that's it for today. I just want to show you how effective this keychain, the blue and yellow plus the treble hook, still working up to this day. You can try this one. At maybe this enough for us. Yan po yung huli ko ngayon. Malalaki, good size na po siya. Sobra, ganda, sariwa pa. Para sa amin lang, between me and my wife, this is enough for us for lunch. Kinasaludo ang kita. Hey! This is a fresh fish. So, yun. Yun guys, this one, very effective. Very effective the keychain. Magagamit nyo to pag yung marami, kailangan marami sila, pero pag konti lang, wala, hindi maano. Pag konti, kailangan nyo rin magdala ng second option, which is sabike, yung maliit na hook, sigurado kagat din. Malalaki na yung ano, malalaki na yung size, good size, good size. Ayan, so uwi na po ako, okay na to pang lunch namin ni wifey. Bye, God bless. So yun mga ka-attack, so yun, naipakita ko po sa inyo kung gaano ka-effective yung ginawa po nating keychain. Way back 5 years ago, 6 years ago, isa po ako sa mga naunang gumamit nito. So up to now, effective pa rin po siya. So syempre, dapat marami isda. Kasi kung isa, dalawa, tatlo lang, mahirapan kayong gamitin siya. So kung marami yung mga matambaka, pwede siyang gamitin. Yan. And ngayon low tide, mas maganda kung high tide. So ito po yung huli natin ngayon. Ayan. Ayan, malalaki na po siya, oh. Not bad para sa aming dalawa ni wifey. Fresh fish, yan lang po, ganyan lang po. Sakto lang pangkain namin. Ayun guys, patuloy niyo po akong subaybayan yung mga vlog ko. Sa mga hindi pa po nagka-subscribe, subscribe na lang po. Then abang-abang na lang po ng video. Paki-like po. Then subscribe and comment below. Yun po. Yun po. God bless po lahat. God bless. Ingat po kayo. Keep safe. Bye.